Taong 1996 ang pumutok ang balitang may dalawang binatilyong itinapon sa dagat ng crew ng isang barko. Muli nating babalikan ang istorya nito, kakausapin natin ngayon ang isa sa dalawang biktima na si Butchoy. At malalaman natin kung ano talaga ang nangyari nung araw na yon. Okay mga kaibigan, karoon natin si Maynard. Hindi matagal ko nang kilala. So noong mga panahon nagkaroon sila ng aksidente, aksidente na pagkakahulog nila or inihulog sila sa dagat ay kilala ko na sila. Ayan. So pag-usapan natin ngayon, gano'ng katotoo yung inihulog kayo? Talaga bang inihulog kayo sa barko? Parang tanong din niya sa akin ng abogado eh. So mahirap sagutin? Hindi, namas mahal. Tawanan nga yan ang nasagot ko yan doon sa korte. Dahil kung sabi niya kung kami daw ay talagang inihulog sa barko, sarado daw ba ang pinto o bukas? O ay sabi ko hindi, mahuhulog ka kami doon kung sarado. So talagang pinahirapan kayo sa mga ano, sa mga hiring-hiring? Pinahirapan talaga. Mahirap talaga sa kahit sa marina noon. Sa marina pa lang naman ang unang hiring namin yun dahil ano ng prangkisa ng barko ang inaano nila, inahabol nila eh, na baka sila ay, kung sila ay mananalo, ano. Pati hindi lang naman kami naging biktima ng biba noon. Naglabasan ng, nung kami na lamang buhay, maraming naglabasan ng case ng biba, kaya na ipanalo namin yung kaso. Ah, ayun. So bago tayo pumunta sa pagkapanalo ng kaso, ano yung nakuha ninyo? Yung munang sitwasyon ng oras na yun. Anong oras to? Gabi pa to? Madaling araw? Umaga? Tanghali? Ano? Siguro, wala namang kaming orasan nun eh. Kaya minsan nag-iisip ko ng korte nun eh. Kung ano. Basta ang alam ko, gabi yon mga umalis kami ng Romblon, ay mga alas 6 ng hapon. O Diongan Romblon. Tapos nung mga bandang alas siguro, mga nananak mo kami, mga 2 oras, 3 oras, sumigit kumulang na ganyan. Eh di siyempre, mga alas 9 na yun. Ng gabi. Okay. Tanong! Yan. Bakit kayo inihulog? Ano nila, yun daw ang utos sa kanila ng mga, ng may-ari ng shipping lines. Ay, bakit sa daming sakay kayong pipiliin? Meron ba kayong nagawang kasalanan dahil kayo mga bata pa? Or napagkamalan kayong ganito? Napagkamalan kami na mga palaboy na bata, siguro mga palaboy na bata, malilikot ang kamay, ganyan. Baka ito yung mga magnanakaw. Ay, bakit kailangang ihahagis sa dagat? Nandun naman tayo eh, no? Parang di man makatao. Sa totoo lang, naisip mo rin yun na parang ginawa kayo mga hayop na basta nalang itatapon. Kahit nga hayop eh, di ba basta pwedeng itapon-tapon na lang ng gano'n? Napaka-saklap, ano nangyari sa inyo? It's a miracle mga kaibigan. Sa mga gano'ng sitwasyon, miracle na yung makaligtas ka doon. Kasama natin sa ngayon, buhay, inihagis sa dagat, sa murang edad. Ilan taong ganun? 15 years old. Ilan taong nakasama mo? 16. Ayun. So yung miracle na yan, paano nangyari yan? Paano nyo naligtasan ito? Pwede ikwento mo nang sa simula. Pagkahagi sa inyo. Anong eksena? Yung nga nung dinampot kami ng mga tripulante ng Biba, yung sinekreto kami kasi sa kapitan, nung maestro amo. Tatlo sila, may kasamang 2 crew, na dinala kami sa, sabi sa amin ay, hari kayo mga bata, tayo kakain muna at baka kayo nagugutom. Ay di, lagay laman ang loob namin na kami kakain nga. Nung nasa may hagda na kami ng ano, at wala na nga sa mga, wala na hindi nakita ng mga pasahero, na mga nakakakita na kami ano, bigla na lang kami sinipa sa may hagda at papunta sa Tardec. Kaya yung ano, talagang, buti na nga lang at hindi kami, ano, buti na nga lang at hindi kami nilagay sa sako. Dahil lang ano, gagawin, kumbaga parang ginagawa na talaga, wala naman nabubuhay na ano nila eh. Yun nga daw, nagkwento po nga yung kapitan na si, dating kapitan na ano, nalimutan ko lang ang pangalan nun, na ang ginagawa nga daw yung nila sa ibang taong katulad namin, na walang pamasay o ano, basta na nakursunodahan nila, inilalagay doon sa angkla. At ibubuksok yung angkla. Minsan yung iba, nilalagay sa basurahan. At pakalangay tatapon sa dagat. Siyempre, nagtatapon sila ng basura sa dagat. Direkto na, kasama na yung tao. Diyos ko po. Ibig sabihin, marami na talaga nangyari. Marami ng aksidente nangyari na ganun. Napatunayan talaga sa hearing. Napatunayan talaga sa hearing yun. At
pumunta kami nung kay na ano kay kasama namin si Imelda Marcos noon. Mm. Na papunta kami ng Kongreso, halos kami yung ano yung coaster band. Halos mapuno kami doon ng puro biktima ng biba. Meron pa nga kaming mga taga ibang lugar ng mga taga Romblon na yung mismong asawa ng kanilang kapwa may kapwa taong barko ay ni-rape. Ay wala, hindi lang paniwalaan sa korte at wala na sa pag-iisip yung babae. Meron namang mga biktima yan, mga engineer, ano na ano din, namatay na din naman, pamilya na lang naghahabol. Hindi naman nila mapatunayan at patay nga yung ano. Kaya naglabasan ng gantong kaso, dahil kami nga ay buhay, nakaligtas kami. Dinalaan ng mga taong barko na kami ay mga maninisid ng, ng barya sa pier. Maninisid po sila. Yung nung unang panahon, ewan ko na nangyayari pa ngayon, na may mga batang nag-ano doon, sige magtamo kayo ng barya, sisisidin nila. So kasama sila ron, so talagang veteranos paglangoy. Batang Piero. So pagbagsak sa inyo sa dagat, anong nangyari? So syempre takot kayo, akala nyo mamamatay na rin kayo. Hindi, ang aming ano noon, talagang lahat na ng Diyos, tinawag na namin dahil para lang kami ano. Tapos? Ang isang nakikilabutang himala talaga ng Panginoon, nakakapang, ano kumbaga, talagang amazing na talagang, ano yung may gumabay sa iyo yung liwanag, sa gitna ng dilim na yan na parang hindi mo malaman kung tala o ano, basta isang liwanag na yun lang aming sinusundan. Kaya nga sabi ko nga, eh, kung talaga tayo mamamatay, mamamatay ka na kung talagang oras mo na. So parang i-denied kayo ng liwanag? Denied kami ng liwanag dahil kita sa mga ano naman, kaluwakan ng dagat yun eh. Wala ka naman makikitang sasakyan doon na dilim na. At ating gabit, lawak na lawak nga ng dagat. At ngayon, naglangoy kami ng hanggang magdamag. Paano natagalan yung ganung paglangoy non-stop or anong technique? Floating lang siya para wag kang mapapagod. Hindi wag kang magano lang ano, minsan nga ako nakakatulog na nakaigan ganyan. Pag may sumalpok lang na tubig sa aking mukha, siya lang ang magigising. Pero nakaka-drip ng kaunti. Pang alis ng pagod, ay di yun, inabot na kami ng umaga. Noong umaga, may nakita na kayo mga isla agad, nabuhay na agad ang pag-asa. Anong mga nakita ninyo noon? Hindi pa kami nabubuhay ng pag-asa noon dahil lang ano namin talaga ay palaban namin doon ay yung ano eh, yung lamig at saka yung gutom at yung kisig eh. Naisip niyo ba yung mga pating-pating na baka nga meron pating na sasalakin sa inyo? Wala na. Nung ano pa lang, nung pag ano pa lang namin, nung pagpatak pa lang namin sa ano, pating na nasa isip pating ninyo. Talaga, baka talaga lalapain dahil yung aking kasama ay palibasa siya ay kumbaga nung kami binubugbog, nung may kami dugo. Binubugbog at sinasaktan ay may mga dugo, may isa, kaya yun naman ay naka ano yung aking kasama, kaya yun ay nahulog, nakakapit pa sa gaya ng barko yung pinaka bakal na ano. At saka tinaktakan yun ng balisong dito sa ganito. May sinukat yun ng doktor eh, ganito kalalim yun oh. Tatlong saksak doon eh, sa akin dito lang mga ano, palibasa nga pinapatungan niya ako, gusto niya akong ma-save. Yung para sa kanya, yung para sa akin, siya na nakakasalo. So, nakikita pa kayo ng dati mong kasama? Sa ngayon ay hindi na, dahil kumbaga may kanya-kanya na kaming pamilya. So hinanap din po namin ang dati niyang kasama o yung kasama niya mismo sa aksidente yun. At gawin na lamang natin private yung nangyari sa kanya ngayon. Medyo nasa isang pagsubok siya ngayon. And kumusta ang buhay mo ngayon? Sa biyaya ng Panginoon, kumbagay talagang kung hindi mo nga gagamitin ang buhay mo para sa paglilingkod sa Panginoon dahil yun ay kumbagay kaya nga. Kumbagay para last chance mo na yun eh. Hanggang sa sinabi ko na sinuko ko ng buhay ko sa Panginoon, hindi yun. Iniyayaan naman ako ng isang mabait at mapagmahal na asawa. Saka mga anak. Mga tatlong mga anak. Ayan ang kanilang mga anak. Ilang ka? Anong pangalan mo, Tutoy? Ayan o. Oh. Ang kanyang pangalan, ikaw panganay mo? Oo, no, panganay ko. Si Jan Rie. Pari nga, Tutoy. Pari ni. Ilang taon na ikaw? Ha? Ilang taon na? Bagong gising po. Bagong gising po. Anong pangalan mo, Tutoy? Jan Rio. Sa babae yung isa. Sige, Tutoy. Anong nangyari? Nung makaligtas, sa kalapag kayo napapunta sa Romblon?
Hindi, may nakasagip sa amin. Nakasagip pala. Mga ano nga, mga bandang alas. Kasi kung hihimay natin ng mga ano, hindi, kumbaga hindi ko na rin mapagsunod-sunod ang update na pangyayari dahil sa ano mo. Pero hindi ko makakalimutan doon na talagang yung himala ng Panginoon na kami maligtas. Yun lang ang pinaka, kumbaga ending, kumbaga buod ng kwento na sa biyaya ng Panginoon kami naligtas. Pero sa mga pangyayari, hindi pa rin mawawala sa isip ko yung 14 na oras kami naglango sa loob sa kalagitnaan ng karagatan. Kaligtasan ninyo, ano, thank you, Lord. Kaya isipin nyo po, isipin nyo yung ano, kumbaga wala, nalagay ka na, nakakamatayan mo na yun, ano? Hindi, kung sa edad ko ngayon nakahuhulog sa barko, hindi ko nakakayanin yung bangoy. Ay, palibasa nga tayo, kumbaga kapusukan ng kabataan. 15 anyos. Pati talagang dyan na ako lumaki sa pier. At talagang kitang-kita ko ng ano, kumbaga yung ano, yung pagkakaligtas namin sa dagat noon. Ay wala nga makapaniwala na kami naglangoy. Naglangoy ng ganung kahabang oras. Pero may walang kain. Nung bigyan kami ng pag-asa na talagang ano, hindi yung sa tagal ng paglalangoy eh. Ang nagbigay sa akin pag-asa, may dumaan na bangka. Oo. Mga bandang ano, mga banda siguro mga alas 10. O para mga ganyan magtatanghali na. Sipin mo nga yung ano, yung pating. Nada na sa ganito, wala na ako sa, kumbaga wala na ako sa pag-iisip na ano, kumbaga gutom na. Diba na? Ginaganyan ko na, natama sa akin gantong ano, palikpik na yung ano, nung balog na ginagaya ko. Ibinababa akong ganyan ng ano, wag lang ako makain. Ay yung kasama ko, ay malayo na kami na nasagip. Malayo na kami nasagip. Dahil yung kasama ko ay sabi ko, isa man lang sa atin ay mabuhay. Pero may pinupunteriya kaming isang pulo, kumbaga isang isla. Parang malapit. Parang malapit na, tingin namin malapit na. Hindi pa rin pala. Ay layo pa rin pala. Dahil gawa nga nung dumaan yung bangka, yung pagod namin ay napawit. Talagang iginayan ko ng tubig, ginano ko na. Ay nung nga kami nasagip, ay wala na kaming mga ano, wala na kaming mga malay. Nilagay ako sa makina para lang mainitan. Tinatanaw ko yung aking kasama kung nasagip din. Ay nandun din. Ay di, masaya na sabi ko. Kahit ano, wala lang kami, kumbagay, wala lang kami. Lakas talagang hinang-hina. Isang linggo kung hindi makalunok, makakain. Puro ano lang, puro soap lang. Yung mga malalambot lang ang ano. Dahil ang ating lalamunan pala pagkababad ng alat, yun ay wala, walang ano na yan. Oo, wala nang ano, kumbagay talagang masakit na ganito. Mga kaibigan, na kanilang kwento ay napapunta sa Calvento Files. Calvento Files, lahat ng newscaster noon, kay Ray Langit, Magandang Gabi Bayan. May mga nakatulong ba financially? Nako, yun. Financially. Kas palibasa nga kami ay wala pa sa wastong edad, ay siyempre may naghahawak sa amin, kumbagay parang may nakakaalam kung anong mga batas. Ay di sila mismo ang nakakaalam kung kami bagay na may tinanggap o ano. Wala. Pero sa amin na literally na kayo yung biktima. Kami ang biktima. Wala. Ay wala kaming na ano, wala kaming hanggang sa napangakuan. Sabi nga napakahirap na nga mga ako. Pagtupad pa kaya madali. Nung mga panahong yun, nung kasikatan ng istorya nito, ay merong mga lalagyan ng mga barya, mga donation sa mga tindahan, sa tumutulong sa kanila. May nakuha kayo nun? Wala kami kahit isang putik. Siguro, sabi niyong mga nakaano sa amin, binabayad siguro sa mga abogado, samantalang. Pero kahit hindi na yun, yun na lang na pinangako sa amin ng aming abogado na 10 million na magiging sa 10 million, magkakaroon ng 2% ang attorney. Mm-mm. At dahil yung 8% ay sa amin. Nasaan yung 10 million? Yung 80% ay sa amin. Nasaan yun? Hanggang sa papel nga lang na pinirmahan namin, ay wala naman kami natanggap dahil yung aming abogado tumakbo ng congressman ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Si attorney. Siya nag-antindi ng kasong yun. Ayun, eh, pagkadating kasi sa pera, yan ang kalimitang ano ng tao eh, ang kahinaan ng tao eh. Unang-una, pera. Sunod niya, kapangyarihan. Ay wala na kaming alam diyan. Basta sa amin, nagpapasalamat kami at kami
ligtas at ngayon sa biyaya ng Panginoon, may maayos naman akong pamilya. Doon ko na lang inalang, pinagspa sa Diyos ko na lang talaga ang lahat. Ay, yung mga TV stations, mga radio stations, may mga naiampang sa mga ilunting tulong? Ay, wala rin. Magaling pa itong ano, mismong researcher ng MMK. Ah, bakit? O, 2013 lang yun, 2013. At kahit papaano, talagang pinursige niya yung researcher ng MMK, pinunta mismo kami mga biktima at in-interview. At bago nagkaroon ng ano, talagang transparent. Kumbagay, ipapalabas namin itong inyong ano, pero may matatanggap pa yung kaunting tulong. O, ay di kami nagkaroon ng 30,000. Nakatuwa naman na ako. Ayun, yun lang ang aming nakamit nung anong yun. Ang laking balita nun, ang laking kaso nun, ang laking iskandalo nun, mga kaibigan. Sa ganun lang, nagtapos. Kaya nga, ay ganyan talagang batas. Minsan nga ako, minsan ay... Tama. Dahil naranasan ko rin ang buhay sa bundok, ay kumbaga ilalapit ko sa mga tao labas, ay wala naman true, ako true, sa... True. Ay ako yung sanin maano na, sasanin kumbaga ano na sa mga taong bundok na talagang doon na lang ako, ay hindi yun ang ano ng Panginoon sa akin. Kaya nga. Ay, ito pa yung mga anak nilang dalawa. Ayan, Mrs. O, di ba? Wow! Okay, ang pangalan? Aperin. Aperin sa... Aperin ay? Yen, siya. Dalawa. Tatlo. Okay, Bunso. See you later. Okay, see you later. Punto ko na kay Mama. Anong update ngayon? Ilang? Kailan nangyari yan? 1996. Tagal na rin, ano? Halos ano na, eh. Ano na ako ngayon? 42 na. So, saan nangyari sa iyo? After all these years, wala kang gustong ipahatid sa ating ano na pwede baka sakali mabubuksan pa ito or what? Dahil wala naman talaga kayo nakuha sa lupit ng sinapit ninyo dapat meron. Kaya nga eh, yun nga ang kalungkutan ko at lagi rin naman akong nananalangin. Talagang, kumbagay, kung meron para talaga sa amin, ay ito'y pagkakalob sa amin dahil wala namang ibang ano, kumbagay, kasan ako kahit maglulupagi ako dito ay wala naman akong maano. Tama yun. Ay di kay kung may talagang meron para sa amin, na yun ay mapapasa amin. Yun na lang ang pinapanalangin ko eh, na kumbagay may ma... kumbagay may maanong puso na... mahabag na puso na talaga kami tulungan dahil talagang yung kang kumbagay sa naging biktima ng ganung pangyayari ay dapat so, naman talaga ay dapat talaga mayroon. Meron kami ay sabi nga nung ano mga nakakaano sa amin mga naka kala ko mayaman ka na ang dami binigay sa iyo ng iba. Alam niyo mga kaibigan balita na sila ay nabigyan ng mayroon. Ay wala kahit isang kusing wala kaming na ano. Minsan nga ay nagkikita kami ng mga taong kakilala ko hanggang sa namatay na nga yung aming abogado na nagpapirma sa amin ng ganung halaga. Ay wala rin. Pag kami nakakakita ng mga kakilala kong tumulong sa akin, lalapitan ko tulad sa dahil yan ay naging provincial, sa Calapan. Yung pagkapupunta ako sa opisina, nabibigyan ako pa 200, 500. Nung ako, inapasok nun. Samantalang ang pangako nila sa amin nun, pag nanalo ang kaso, may libre kaming scholarship at talagang wala. Hanggang sa hindi na ako nakapag-aral nga dahil sa pangyayaring yan eh. So in short, talaga panalo ang kaso? Ipinanalo nila ang kaso, nasentensyahan yung ano, masama pa nun, di kayo may pagkasinentensyahan ng krimen. Na mag-ano kang danyos provisyon sa mga ano. Na... wala. Walang nakuha danyos provisyon? Wala kami nakuha danyos provisyon dahil sa ano nun, binasa sa amin ng abogado namin na may ipapail niya daw dito ang criminal case sa Calapan. Dahil nung kami ano, dahil inati ang first district, second district, kung saan malapit na nangyari, ay sa Pinamalayan kami nag-hearing. Doon kami nanalo, sa Pinamalayan. Nanalo na kami sa Marina, nanalo pa kami sa Pinamalayan, hanggang sa nasentensyaan yung ano, nawala kami. Sinabi lang sa amin ng aming abogado siya, panalo ng kaso nyo. Ganun na lang kasimple. Ganun na kasimple ang ano. Eh sa mga bago nanonong kula naman, baka naman sakaling kung hindi man maipabot sa kanya yung kanyang na deserve na makuha, ay kahit sa mga anak, mabigyan ng mga scholarship, mabigyan ng mga kabuhayan. Iba kasi ang laking kumpanya nung natumbok nila. Ang laking kumpanya nung tapos wala, ganun lang. Kaya nga. Ay ang ano nga namin, buti nga yung ano, nakasagip sa amin yung bangka na Mosa.
na ano, inawardan pa yun ng gobyerno nung panahon ni panahon pawari ko ni Gloria ni, ni Gloria Arroyo. Inawardan pa yun ng kumbaga parang bayaning Pilipino award dahil sila ng mga nakasagip sa amin. Ayun sinagip pa wala. Ayun sinagip pa wala eh. Sila pa alam nyo, totoo, minsan na pag-usapan nga namin ni paring Dex na mas anong justice Pilipinas ay hindi lang mabagal, kundi salang-sala sa katarungan. Totoo lang. Oo. So yun, wala kang nice patid. Nice mensahe. Kung matutulungan ako ng mga nakapwesto, nakaupo sa ating tulad nito, nina Governor Ponce de Leon, nina Congressman Arnan Panaligan, kumbaga ng mga nanunungkulan na bago ngayon sa ating ating lalawigan ng Oriental Mindoro. Tungkol nga dyan sa aking naging case dyan sa ano, alam ko naman, napapanood nyo siguro. Mapapanood nyo ito sa ating kaibigan na vlogger na pala ngayon. Ay talagang ito lang yung siguro way ng Lord na para maanuhan nga na matagal ko nang ipinapanalangin na nawa naman may makamtan kaming tamang hustisya para sa amin na kumbaga parang hindi mo nabaliwala. Ngayon mga kaibigan, nag-ano sa dito, isa sa mga hanap buhay niya ay ang paglalagay ng isda din. So, kaya sa mga maliligaw sa inyo diyan at mapupunta rin sa parang, parang pa ba ito? Parang, oo. Oh. Parang, ay di, bili kayo din sa kanya din eh. Makalampas lang ng bago sumapit ng elementary school, ano? Oo, oh, magkalampas. Proper, parang proper. So, meron silang tindahan dito. May ng tindahan isda. Na may ukay-ukay din. Ayun. Tingnan natin. Ay, may mga tinda din sa larito. May mga talong-talong ko rin yan, oh. So nag-iisda sila rito. So pag wala na siyang paninda, pinaparantahan niya yung place. May mga nakasabit na mga nagpadyama. Eh, sa kailan ko ng isda? Sa Silunay na? Sa Silunay. Ah, sa Silunay na. Okay. O sige, Butch. Maraming salamat at mga bata, ito ibabalikan natin sa isang araw at papapaskuhan natin. Diba? So, thank you very much. Nakita? Kailan nga tayo nagkita? Nung Pasko. Oo. Sabi ko, yun sa tayo, kukuntangin kita. Ay, nawala naman sa akin. So, thank you very much, Butch. Salamat. So, maraming salamat po sa inyong lahat. This is Pen Robato, sa ngayon, nagtutok sa mga buhay natin Pinoy sa mga sulok ng world, dermatology pa more, and more, and more. Thank you.